Barbie Imperial at Carlo Aquino, magjowa na nga ba? Lantara na ang lambingan. Amoy na amoy na nga ang chismis kina Barbie at Carlo, lalo na at amoy na rin, na magka-date sila sa January 18, 2023. Bongga, diba? At mukhang game-hagame naman sina Barbie at Carlo, na pag-usapan sila sa social media. Katunayan, nila Lantad, pinagsisigawan pa nila na yes, sila na nga. Yes, sila na nga ang magka-tandem sa bagong pelikula ng Mavs Productions, ang I Love Lizzie. Obvious na si Barbie si Lizzie, at si Carlo ang nagsasabi na I love. Coming soon this January 18, 2023, in cinemas nationwide, starring Carlo Aquino and Barbie Imperial, directed by RC De Los Reyes. At syempre, kinikilig ang reaksyon ni Barbie sa photo nila ni Carlo, na sa wakas nga raw, ay maipapalabas na ang pelikula nila, at sa mga sinehan pa. Napakagandang buena mano ito sa career nilang dalawa, na January pa lang, may pasabog na agad sila, diba? Usually, kapag kabubukas lang ng taon, talagang dumog pa rin ang mga sinehan, lalo na at nasabik talaga sila sa panunood sa mga sinehan. Mababasa nga ang reaksyon ng mga fan sa kung gaano sila ka-excited na finally nga raw ay mapapanood nila ang mga idolo nila sa mga sinehan na susuportahan talaga nila ang tandem na ito. Bet na bet nila ang lambingan ng dalawa sa video na lumabas noong nag-shooting pa lang sila. Ang bongga rin talaga ni Carlo, diba? Kayang-kaya niya na maging leading man sa iba't ibang mga aktres, ha? Mga aktres na mas bata pa sa kanya. Matatanda ang nakatambal na niya sina Maine Medoza sa Isa Pa Nga With Feelings, Julia Barreto sa Expensive Candy, Maris Racal sa How to Move On in 30 Days, at eto na nga kay Barbie Imperial na I Love Lizzie. Sa bagay, hindi may kakaila na hindi naman talaga tumatanda etong si Carlo Aquino, na habang nagkaka-age nga siya, ay lalo naman itong pumupogi, at marami pa rin ang nagpapantasya sa kanya. At bumabagay pa rin sa mga batang artista ngayon. Samantala, bumabaha ng luha nang muling makita ni Vong Navarro ang kanyang mga anak, matapos siyang makapagpiansa sa kasong isinampa ni Denise Cornejo. Ayon kay Mama Audrey Diaz, nakausap niya ang mga nanay ng mga anak ni Vong kung saan nalaman niyang grabe ang pagkamis ng ito sa kanilang ama. Nakausap ko nga ang mga ina ng anak ni Vong na sina Shara at Bianca Lapas, at hindi nila ma-describe pareho ang katuwaan ng mga anak na sina Bruno at Ice, na parehong nagkaroon ng anxiety dahil nga sa pagkakakulong ng kanilang mahal na ama, kwento ni Audrey. Chika pa nga ng kilalang talent manager, sa sobrang tuwa ay napaiyak ang mga anak ni Vong dahil sa wakas ay nakapiling na rin nila ang kanilang tatay. Pagdating ni Vong sa kanilang bahay ay nagtatatalo ng mga bata sa tuwa, napakahigpit na yakap, na halos ayaw nang pakawalan si Vong ng kanyang mga anak. Nag-iyakan din ang mga ito, dala ng pagkamis nila sa kanilang daddy Vong, dugtong pa niya. Anyway, bumaba nga raw ang timbang ni Vong dahil habang nasa kulungan ay hindi nga raw ito masyadong nakakakain.